Sa trending balita, pamilyar po ba kayo sa mga kantang Kahit Bata Pa at Kaibigan Lang Pala? Siya rin ang boses sa likod ng soft drinks TV commercial na sumikat noong dekada 80. Siya si Lilet, na tinaguriang ding muse ng OPM. Kamusta na ang buhay niya ngayon? Ibandila mo, MJ Felipe. Sumikat siya sa isang soft drink TV commercial noong 80s. Siya rin ang boses sa mga jukebox hits na Kahit Bata Pa. At Kaibigan Lang Pala. Siya si Maria Luz Lilet Hodloman o mas kilala bilang si Lilet. Lumabas din siya sa mga pelikula at naging bahagi ng Dad's Entertainment, kasabayan sina Lea Salonga, Herbert Bautista at Rachel Alejandro. Sa gitna ng kasikatan, nag-quit siya ng showbiz para mag-aral. 2003 nang sumubok siyang mag-comeback at nagpa-sexy sa likod ng pangalang Mariel, pero di siya nagtagumpay. Nag-call center agent pero hindi niya kinaya ang stress ng trabaho. Ngayon, iba na ang buhay ni Lilet. Nagli-lead ako ng worship and I help out din minsan. Nagba-backup ako. I don't really care kahit backup or ikaw yung worship leader. Basta yung heart ko is to serve the Lord. Yung husband ko kasi is a full-time minister din sa church. Bukod sa magulong takbo ng kanyang karera noon, sinubok ang katatagan ni Lilet nang mamatay ang kanyang ina at magkasakit ang kapatid noong 2011. Namatay siya sa harap ko, talaga nag-flatline. Kahit nakikita namin nag-flatline siya, nagkukulay gray siya, nag-hold on kami sa word ni Lord and then we kept on praising the Lord. And now, my brother is very healthy and he is also very actively serving the Lord. Malayo man sa dating kasikatan, buong pusong ginagamit ngayon ni Lilet ang kanyang gintong tinig sa pag-awit, pagsulat at pagsamba sa Panginoon. Bagay na para sa kanya ay tunay na kayamanan. Really MJ Felipe, ABS-CBN News.